ito na yung ating passing switch or yung momentary switch natin. Pero halos switch yan. Ginawa lang natin momentary switch. So, titesting na natin kung gumagana. Game. Yan. Wow! O, diba? Guys, no, ito naman yung ating pag gagawin ngayon. So magdi-DIY na naman tayo ng ating momentary switch. So from hollow switch ay gagawin natin siyang momentary switch. So madali lang to gawin dahil ang ginagawa lang dito guys ay binubunot lang itong part na to. So mapapansin nyo, tinanggal ko na yung mga pin dito dahil gagawin ko na siyang momentary switch. So hindi ko na kailangan ng normally close saka yung positive at negative ng ilaw kasi yung ilaw nito ay busted na rin. So ang function na lang nito ay yung common at saka yung normally open. So ang ginawa ko guys dahil sira na yung malakas na busina, so ang gagawin ko naman ngayon ay gagawin natin siyang passing light. So passing light switch. So gagawin natin siyang momentary switch. So from hollow switch to momentary switch. Ang ginagawa dito guys ay hinihila lang to itong part na to. O yan guys, oh. So nabubunot siyan. Yan, kita nyo guys. Okay, so ito yung laman yan guys. So yung spring yan, nagtutulak. Tapos ito yung kulay puti sa gilid. Yan yung naglalak. Yan tumatama yung lock kasi dito meron yung maliit na parang karayom na nakalagay dyan sa gitna. Dito sa gitna siya yung maglalak dito. So bali natanggal ko na yan kanina, naitapon ko na kasi gagawin ko nga siyang momentary switch. So pinakita ko lang sa inyo yung loob ng hollow switch kung ano ba yung nasa loob nya. Ayan guys, kita nyo. So ayan, balik na natin, dinisalpak lang ulit natin tapos yung spring. So ayan, may ano naman yan, may bilog. So nakatapat yan dun yung spring kasi ito dito. So, ibalik pa rin natin, ganun pa rin. Ayan. So, pag naibalik na natin, so kailangan natin testingin o para makita natin na working pa rin tong dalawang terminal na to, yung common at saka yung normally open. Okay, so gamitan tayo ng multi-tester, tapos lagay natin sa continuity. Tapos kailangan magkaroon ng reading yan pag habang pinipindot natin yung hollow switch. Ayan, tignan natin guys. Ayan, so pindutin lang natin, kailangan magkaroon siya ng reading. Ayan, so okay na siya. So, ang kagandahan nito guys ay magandang klaseng ano to, magandang klaseng gawing momentary switch kasi matibay itong hollow switch na to. Ayan, so hindi na siya naglalock. Kasi tinanggal natin yung parang lock doon sa loob. Ayan. So, ayan, dito itong ano na to, part na to. So, ang gagamitin lang natin dito is yung normally open at saka yung common. So, ang gagawin natin itong tatlong to ay hindi na natin gagamitin to. So tatanggalin na lang natin yan. So since hindi na natin gagamitin yung mga terminal nya, ayan. So wala na siyang connection. Tanggalin natin. Ayan. So natitira ay yung common at saka normally open. Ayan. So huwag sinalpak natin yan ganyan. So bali dalawang paan na lang siya, no. So ito yung gagamitin natin pang passing. So depende sa inyo guys kung anong ipapassing nyo. Yung sa akin, yung ipapassing ko ay high beam ng mini driving light at high beam ng ating headlight. So ano pang ginagawa natin? Let's go! Ito na nga tayo guys sa ating motor. Bale, ayan. Nabinuksan ko na yung
Harapan ng aking motor, and then ito na ngayon. And then dito siya nakapwesto. So yung dati pa rin, kung saan siya nakapwesto dati, dito pa rin natin siya pupwesto. So madali rin siya natin ma-access dahil nasa manibela lang din siya, no? So ayan. So guys, so ito na nga yung ating halo switch or yung ating momentary switch na. So ayan. Yung since dalawang wire lang naman ito, kung wala pang nagagalaw sa motor nyo, ang isang paan nito, yung common, yan, yung common ito, ilalagay nyo guys sa accessories wire nyo. So, saan ba yung accessories wire? Yung accessories wire, pag sinusin nyo, magkakaroon ng supply. Pag pinatay nyo, mawawala ng supply. So, karamihan ng accessories wire ng motor natin ay nasa flasher relay. Ayan. So, yung flasher relay natin, ang isa dyan ay galing sa accessories wire. Yan, solid black. Tapos yung isa niyan is gray wire, yung yan, yan naman yung main supply ng signal light. Saan pa manggagaling ang ano natin, yung accessories wire sa busina. Sa busina guys, pag positive trigger ang motor tulad ng Honda, ang isang panon ay positive, which is yung accessories wire. Tapos dito sa ating, malapit sa ating ignition switch, meron din black wire yan. Dito nga sa akin guys, di ba dati sinabi ko sa iyo yung wiring ng motor ko ay ang positive ng relay ko, yung pin 87 ko ay nakakonnect na sa dito sa main supply ng ating switch dito sa ating ano, sa ating domino. Yan, dito sa domino natin. Yan guys, oh. Yung main supply niyan ay galing sa pin 87 ng relay. So ang gagawin ko guys, yung main supply na galing sa 87 ng relay, dito ko i-connect yung isang terminal nitong momentary switch na to. So dito sa ating kulay blue ng domino switch. So pag susi mo, masusupplyan na to ng positive. Then pag pinindot mo to, gagapang na yan dito. So itong isang wire naman, i-connect naman natin 'yan kung saan 'yung ipapasing natin. So depende sa inyo guys kung saan ang gusto niyo ipasing. So pwedeng sa low beam or pwede rin sa high beam. So sa akin guys, ang ipapasing ko dito ay 'yung high beam ng aking mini driving light. So saan ba 'yung high beam ng aking mini driving light? Dito sa kulay pula ng mini driving light ko. Iyan. So itatap ko lang siya diyan dito, yung isa, at dito naman sa isang blue na galing naman to sa pin 87 ng relay. So kung wala pa kayong ganito, so halimbawa may iba yung installation ng mini driving light nyo or yung blue water nyo man yan, so ang gawin nyo, hanap lang kayo ng accessories wire sa motor nyo, itap nyo yung isa. Yan, itap nyo yung isa. Diba, dalawa yan. Itap nyo yung isa. Then yung isa, hanapin nyo guys yung positive ng auxiliary light nyo o positive din ng mini driving light or blue water. So hanapin nyo lang yung positive. Bawa, ang gusto nyo ipasing ay yung low beam ng mini driving light. So dito nyo itap sa kulay dilaw. Kung gusto nyo man na high beam, sa kulay puti, dito sa kulay pula ng mini driving light. So papunta ng mini driving light to guys, no? So kung sa ano naman, kung sa blue water naman yung ipapasing nyo, hanapin nyo lang yung pin 87 ng relay ng inyong blue water. So doon nyo itatap yung isang wire ng momentary switch nyo. So paano naman kapag sinabay ko yung high beam ng motor ko at saka yung auxiliary light? So ang gawin nyo guys, ganun pa rin, naka-accessories pa rin si common. And then itong wire nito, lagyan nyo guys ng diode. So bali ito na nga yung ating connection, no? Ayan. So yung isang pan nito ay nakakonnect dito sa momentary switch natin. Tapos yung isa nakakonnect dito sa main supply natin or pwede rin sa accessories wire. So dalawang wire lang naman ang momentary switch. So ang isa dyan ay papunta sa accessories at ito naman yung papunta dito sa dalawang diode. So ang isang strip na white na yan ay nakakonnect dito sa
positive ng ating mini driving light, o kung gusto nyo yung low o kaya yung high. So sa akin sa high. Then kung gusto natin yung may kasama sa ating high beam ng motor, yung isang diode naman ay papunta dito sa ating kulay blue ng ating high beam ng motor natin. So sa Honda ay kulay blue yung kanyang high beam. So dyan natin i-connect yung isa. So hindi ko muna guys inaayos kasi para makita nyo yung pinaka-wiring ng ating passing light, no, sa kasama yung high beam ng ating headlight. So ayan lang yung pinaka-wiring niya. So ikakabit ko yung headlight, then ititesting natin kung working. So bali na ikabit na natin yung dalawang diode. So ayan kung mapapansin nyo. At yung isa nyan ay papunta sa high beam ng motor, at yung isa ay papunta sa high beam ng mini driving light. So kahit magkabaliktarin yan guys, walang problema dyan, dahil ang purpose naman yan ay harangin lang yung supply na nanggagaling dito sa ating momentary switch. Okay, so ganun lang kasimple yung pag lalagay ng passing switch sa ating motor, no. So ayan, so testing na natin kung working yung ating ginawang passing light, no. Ayan, makita nyo guys ha. So sasabay yung high beam dyan, and then yung ating mini driving light. So try natin. Ayan guys, oh, kita nyo. Ayan, so bali sumasabay din yung ating mini driving light. Ayan, then yung high beam ng motor. Ayan. So ang purpose guys ng diode ay harangin niya yung supply papunta dito sa ating mini driving light. So kapag wala itong diode na to, pag nag high beam tayo ng motor, sasabay din yung ating mini driving light. So ang purpose niyan ay harangin niya yung supply. So try natin mag high beam ng ating motor. Ayan, so naka low beam siya guys, and then high beam. Ayan, so naka high beam na siya guys. So hindi umilaw yung ating mini driving light. So hindi siya sumabay dahil naharang niya yung supply dito pa lang sa ating diode. So yan ang purpose ng diode. So ngayon ipapakita ko sa inyo kapag walang diode. Tingnan niyo, nakalubim yung aking headlight. So pag hinaybeam natin yan, sasabay yung ating mini driving light. So tingnan niyo guys ha. Ayan oh, naka-highbeam yung motor ko, sumabay din yung aking mini driving light. So yun ang purpose bakit may diode. So yun ang magiging problema kapag nag-highbeam ka, sasabay din yung mini driving light natin. So ayan, makikita nyo guys. Kaya kailangan natin lagyan ng diode. So yun lang naman guys, napakadali lang nitong i-wiring at napakadali lang ikabit sa ating motor. A few inches later. So guys, so ito na. Nilinis na natin yung wiring. Ayan. So dito, so net up na rin natin dito sa main supply, din sa high beam ng ating mini driving light. So isang wire, tapos yan, dalawang diode yan, isa papunta dito sa high beam. So ayan, yung napakadali lang. So ganito lang natin naayos yung ating wiring, and ibabalik na natin yung mga cover niya, and then testing ulit natin kung working. So yun lang guys, at sana may nagkaroon kayo ng idea na naman dito sa ating ginawang passing lights. So hanggang dito na lang aking video. So dito ko na tatapusin. At hanggang sa muli nating pagkikita.